Good afternoon mga ka-May. Welcome baguhan ka sa aking YouTube channel. Please like and subscribe at piliin nyo po yung notification bell all para ma-notify ka sa lahat ng aking mga videos. Ayun, ngayon ko lang talaga ito naiintindihan. Ano? Kasi doon sa mga tinatanong ni Edward, napapanood ko sa Mix Global na ang kanyang guest ay si Maymay Entrata. May mga tanong talaga si Edward na gustong-gusto niyang maibalik yung dati nilang samahan ni Maymay, na parabang sa opinion ko, mga guys, opinion ko lang po talaga to, kahit nasabihin ninyong matagal na ito, pero ngayon ko lang napapanood at saka ngayon ko lang na-realize na talagang meron at meron talagang something itong si Maymay at si Edward noon pa man, na ayun na nga, sobrang tight nila, sobrang close na close sila, daig pa yung magkapatid, o sobrang basta kung titignan mo sila parang talagang magjowa in sa totoong buhay talaga, pero hindi natin sure yan, hindi ako nakakasigurado na ganun talaga yung relationship na pinapakita nilang dalawa on screen versus off screen, o di ba? Ngayon 2 months ago na to, ngayon ko lang napapanood yung interview ni Edward kay Maymay na halos nahihirapan si Maymay sumagot, at the same time syempre gusto mang sagutin ni Maymay ura-urada, pero pinag-iisipan niyang maigi yung isasagot niya na hindi nakakasakit ng damdamin sa mga manonood. Nakakasakit ng damdamin kay Edward dahil nga sa mga nangyayari. So ito guys, kung nahahalungkat ko man ito, kung nabigyan ko man ng video reaction, eh dahil ngayon ko lang po talaga na naririnig mismo sa explanation ni Edward based doon sa tanong ni Edward. Grabe yung tanong ni Edward na parabang inaamin niya talaga na may pagkakamali talaga siya. Oo, totoo nga siguro yung pagkakamali niya. Pero hindi naman ganun kabigat, or parang, di ba, yung iba nga dyan. Basta, mahirap kasing mag-comment ng sobra-sobra. Mahirap mag-explain ng sobra-sobra kung mayroon namang nasasaktan. Tama si Maymay, habang pinapanood ko naiiyak ako. Maymay, naiiyak ako sa iyo kasi alam mo yung napagdaanan mo bago ka pumasok sa PBB, sa pamilya mo, kinaya mo, May. At saka hangang-hanga talaga ako sa iyo after that na mayroong mga pagsubok na dumaan sa buhay mo. Mayroon yung times na gi-give up ka, pero dahil sa mga nakapalibot na reliyosong tao, napapayuhan ka. So ayun, bumalik ang iyong aura sa pagiging matinong pag hindi na natin siguro masabi naman na wala talagang malaking impact na nararamdaman para kay Maymay yung nangyari nung nangyaring yon. O, di ba? So proud of you, Maymay, kasi bihira lang katulad mo ang totoong-totoo na ikaw yon. Kasi yung iba, kapag mga artista, basta artista na talaga sila. Pero ikaw talagang pinag-iisipan mong maigi, at si Edward naman tarang tingin ko sa kanya, sisingsisi siya sa mga ginagawa niya, sisingsisi siya sa nararamdaman ni Maymay kung bakit ganun na lang yung impact para kay Maymay doon sa ginawa niya. So hopefully na wala kayong ibabas din sa akin, kasi ngayon ko lang talaga ito napapanood at ngayon ko lang naririnig yung silang dalawa na nag-uusap. Siguro para sa akin, darating din ang time
or panahon na magiging sila, kasi ang hinahanap naman talaga ni Maymay ay yung totoong Edward talaga, yung bang ano. Tapos si Edward naman ay yun na nga guys, parang pinagsisihan naman talaga ni Edward kung bakit niya nagawa yun. Yun nga yung sinasabi ni Maymay na mauulit-ulit yun pagkakamali kung yun pa rin yung paniniwalaan mo. Pero kung maging totoo ka sa nararamdaman mo, hindi mahirap makuha kung ano man yung gustong mangyari ni Edward para kay Maymay. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. Pero anyways, kasi nga, mahirap naman magsalita ng patapos, mahirap naman mag-conclude ng mga salitang ganyan. Sila lang din talagang nakakaalam. Pero alam ko, unti-unti yan, babalik ang tiwala. Basta kapag nagsisi, eh merong action. Hindi lang yung salita na nagsisisi, pero sa gawa, wala naman. Kasi marami talagang mga tao na oo, nagsisisi siya, pero sa ginagawa niya, still pa rin. Yung action niya, ganun pa rin. So, wala po yung pagsisisi. So, sana lang, kasi marami talagang umaasa sa Maywire na sila talaga sa totoong buhay. Kasi sayang din naman yung, kumbaga sa mga fans ng Maywire, sayang yung nasimulan. Sayang yung pagkakataon. Tapos magkakilala na talaga, kumbaga sa ano, from PBB house, alam na nila ang ugali sa isa't isa. So, sa bagay, tao lang tayo, may pagkakamali. Pero yung pagkakamali, hindi naman siguro po pwede yung pagkakamali ay maulit-ulit. May mga ganong tao na kahit nagkakamali, ganun at ganun pa rin yung ginawa. Pero kapag center mo ang God, talagang kayang baguhin kapag naandyan sa puso at sa isipan, sa buong katawan, naandyan ang Panginoon. So, ayun mga guys, maraming salamat sa mga nakaka-appreciate sa mga videos ko about sa Maywire. At kung baguhan ka sa aking YouTube channel, please like and share and piliin mo yung notification all para ma-notify ka sa lahat ng mga videos ko. At ayun po, maraming salamat. Kung wala po kayo, ay wala po rin ako dito. Thank you so much. Sana magkita-kita tayo sa susunod na video.